Hi, I'm Gracie, and for today's video, i-update ko kayo or sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga kinuha ng agency sa akin na requirements para sa apply ko sa Hungary. Yung company ko sa Hungary is Flextronics. And yung agency ko dito sa Philippines is First Dynamic Personnel. Yung wala kaming placement fee. And yung sa age yata, tinatanggap nila kahit 40 or 40 plus pa. And sa height naman, at least siguro 161 centimeter ka or 160 centimeter, ganun, pasok ka. Ito yung mga, ilalabas ko dito sa screen yung mga documents na mga hiningi sa akin ng aking agency nung nag-a-apply ako papuntang Hungary. So, kung pares tayo ng company, halos pares lang tayo ng documents na ipapinasa or papasa or dun sa mga nag-ready pa lang ng mga documents. So, ito po yun. Itong mga documents na babanggitin ko guys, hiningi nila lahat ito sa akin agad-agad. Like, interview ako today, tomorrow nakapasa ako, and then 2 days lang, pinapunta agad ako sa agency for medical, for sign ng job offer, at saka pinapasa na rin yung lahat ng documents. Kung naka-ready lahat sa'yo, ipasa mo na lahat para wala ka nang isipin pa. Kung nagpaplano ka palang mag-apply, ngayon pa lang, itong mga sasabihin ko sa iyo, mga documents is ready mo na. Okay? Ayan, hiningi agad sa akin ito lahat kaysa. Yeah, much better na kompletuhin mo. Yung iba dito guys, is hindi naman kailangan, kung wala ka talaga, like yung mga form 137 mo nung elementary and high school, kung wala ka na talaga at sinabi naman yung school sa'yo na wala ng record, eh wala naman ang magagawa sila doon. Accept naman lang. Kasi may mga kasama ako na wala din sila. Wala din silang form 137 nung high school or nung elementary. So, okay lang yun. Pero kung meron ka, pasa mo na lang rin para at least kumpleto ka. So, ito na. Okay! May kodigo ako dito para wala akong makalimutan. So, passport number one, importante guys. Actually, kinukuha na agad itong copy ng passport mo. Photocopy lang naman, Xerox lang naman sa interview namin. Okay? Pinapadala to sa amin. At least meron kang copy ng passport mo pag punta mo sa interview. So, at least yung passport mo, syempre, hindi pa mag-expire. At least mga 6 months, gano'n na hindi pa mag-expire yung passport mo. So, of course, resume. Updated resume, guys. So, yun. Elementary diploma. Hiningi yun. Elementary form 137. High school diploma and high school form 137. College diploma and college TOR. Vocational certificate or vocational TOR. Certificate of employment or COE. Yan, yung mga pinagtrabahunan nyo guys, kailangan nyo yung mga certificate kayo doon sa mga pinagtrabahunan ninyo na nagtrabaho kayo. Yun yung proof kasi ninyo nagtrabaho kayo doon. COE. Mahalaga yan guys ha, COE. Certificate of Trainings and Seminar. Yung mga ano nyo eh. Ako yung pinasa ko yung mga ano ko, yung mga trainings and seminar ko nung college ako. Pinasa ko yun guys. NBI clearance, syempre. Kumuha ako ng bago nun eh. Kahit yung isa kong NBI kasi mag-expire na in 2 months. So, kumuha na ako ng bago. Police clearance, yes. Iba-iba silang sinasabi nung pumunta ako sa agency. So, medyo naguluhan ako dun. Nung nagpapasa na ako ng documents and mag-medical ako time and mag-sign ako ng job offer. Sabi nung siyang staff, kailangan talaga. Talagang pinagpipilitan niya na kailangan ng may police clearance kahit may NBI ka na. Pinagpipilitan niya talaga yun. Kasi sabi ko, talaga kailangan pa po ba talaga ng police clearance? May NBI na po ako. Kailangan daw. And yung mga next na mga pupuntang mga kabatch ko, sabi daw, okay lang nang walang police clearance naman. So, sino na ba talaga ang totoo sa mga staff na yun? So, ang ginawa ko, pinavide ko na lang. Kasi, diba,
Pero wala na akong problema. Pwede or hindi, at least I have. Pinrovibe ko, diba? 2x2 picture. White background to guys ha, kahit yung passport size. White background. Ang hiningi sa akin is, yung 2x2 ko is 4 pieces ang hiningi sa akin yata. Basta mag-ready kayo ng marami guys. Para ano, para ready kayo. Next is, passport size picture. White background din to guys. So mag-ready rin kayo ng at least 5, ganun. Itong next para sa mga ex abroad. OFW records. Yan, kukuha kayo niyan. Mabilis lang to guys. Mabilis na ako nakakuha nito actually. Online to. Online. Punta lang kayo sa site ng ano, ng OFW site. Tapos yung OFW records. Tapos mag-fill out lang kayo doon. Tapos ipili kayo ng schedule nyo. Kung kailan kayo pupunta para kuhanin yun, para pick-upin yun. PSA certificate. Yan. Yeah. Yung inyong mga birth certificate. Yung mga birth certificate ninyo na PSA. PIOS certificate. Online lang to guys, tong PIOS. So, madali lang rin ito. Tapos, ikaw mag-print din ito. E-registration certificates. Online lang rin to guys. Sa PUEA site din ito. Pati yung PIOS. PUEA site din ito. So, online. And then, ikaw lang rin mag-print niyan. Yun lang yung pinubay, eh yun lang yung hiningi na documents ng agency ko sa akin. And yeah, hindi naman masyadong mahigpit pagdating sa documents kasi if you don't have naman ang mga ipadyaan na hinihingi, eh wala naman tayong magagawa, di ba? So, huwag nyo nang ibigay kung wala talaga. Katulad nung mga ano, nung elementary form 137, di ba? Karamihan yata wala na yung iba eh. Parang hindi na napuprovide yung iba. So, ayun. Kung wala, wala na guys. Huwag na natin ipilit. Basta mayroon kayo na college ninyo. College TOR and diploma. And then yung mga vocational graduate. Siyempre, kailangan ng TOR ninyo din doon. And then, of course, yung vocational certificate ninyo or diploma. Ganon. So, i-provide ninyo yun guys. Tapos yung COE, yung mga pinagtrabahunan nyo guys, importante yan. Kailangan meron kayo mga COE. Yung mga pinagtrabahunan kasi yun yung patunay na nagtrabaho kayo doon. And huwag na huwag kayong magsasend ng mga fini-fake ng documents guys. Kasi nalalaman at nalalaman nila yun. Magkaka-record ka pa ng malala. Or baka i-block ka pa na hindi ka pa makapag-apply abroad kapag ginawa mo yun, diba? Kasi may mga agency mismo na talagang sila yung nag-verify niyan. Nalalaman nila kapag fake yan, mga yan, mga documents ninyo. Kaya, don't you dare! Huwag niyo nang balakin talaga guys na gawin na mag-fake na mga documents. Kasi, malalaman, nakakahiya. Sobrang nakakahiya. So, provide yan. Yung mga yan, i-provide ninyo yan. And then, kung wala kayo, sabihin niyo sa agency ninyo na wala. So, ayan. Good luck guys! Sana nakatulong. And again, for sure may mga nagtatanong pa rin ng mga kung yung mga agency dito sa Philippines, mga agencies dito sa Philippines na nag-hire papuntang Hungary. So again, ito ilalagay ko ulit dito kung ano yung mga agencies na yan. And binanggit ko na rin yan sa first and second video ko. And I hope na makatulong sa inyo guys kung ano dyan yung mga pipili ninyong agency na tutulong sa inyo para sa journey na ito. Okay? Good luck guys and God bless you. Push. Ayun guys, panoodin niyo yung ano ko pala, yung second video ko guys, panoodin niyo. Tinuro ko doon kung ano yung mga kung paano ka sasagot sa ano sa employer's interview at kung ano yung mga questions na tinanong sa akin ng employer ko dito sa Flextronics. Dito sa Flextronics company and bound to Hungary. So ayun, panoodin nyo guys. As in, makakatulong sa inyo yan. Okay? So, bye-bye! God bless you all!